Hi! Anong ulam natin for today? Ako, ang favorite ko na ulam is paksiw na bangos. Solved na ako dyan pag makakain ako ng paksiw na bangos. Anyway, let's talk about ulam. Okay? Ano nga ba ang English term ng ulam? Viand nga ba? Let's talk about viand first. Okay, yun muna pag-usapan natin. Viand comes from a French word na viand means meat. Meat lang. Pero kasi sa ating mga Pinoy, pag tinawag natin na viand, ibig sabihin natin noon is dyan na yung karne. No? Karne ng baka, karne ng baboy, karne ng manok. Yeah. At syempre, ang isda. Hindi natin makakalimutan yan. Internationally, pwede ba natin masabi na viand? Pwede ba natin gamitin yung word na viand? Well, actually, medyo confusing siya internationally, no? Kasi tayo mga Pilipino, kumakain tayo ng rice. At yun nga, yung ulam. So, ang rice kasi, ang tawag nila dyan is yung side dish. Tapos, yung ulam, yung pinakamain na ulam, yung isda, karne ng baboy, karne ng baka, karne ng manok, yan yung tinatawag nila na main dish. Okay? So, side dish and main dish. Okay, see you next time. Bye!